Sa magandang araw po sa inyo lahat, mga kasabong, mga idol. Ako po si Michael Cervantes de Peralta ng Prime Feathers Corporation. Ako naman si Joey Masangkay, Joey Tarimaker. Sir Joey, paano ka ba nag-umpisa sa paggagawa ng tare? Dati, naging mga tauhan ako ng mga mimang amo ko dati. Dahil sa patuloy na naranasan kong experience, natutuwa ako. Ilan taon ka as trabador? Nagsimula ako noong year 2000. Then, noong 2010, sakala ako nag-start ng aking sariling shop. Ano yung nakikita mo, yung pagkakaiba ng mga bakal noon, nung nag-uumpisa ka pa lang as a maker, at yung mga bagong bakal ngayon? Malaki yung pagkakaiba ng mga bakal noon sa ngayon, kasi ngayon, madali nang makakuha ng mga bakal, tapos circular siya. Marami naman klase bakal na magaganda, tulad ng spring feather nga. Ayan, maganda ang mga bakal. Noong time na yun, parang kinakapapa natin eh, yung mga bakal noon. Iba-iba, yung composition. Kumbaga, kung ano yung hiyang mo, yun yung gagamitin mo na gagawing tare, ibebenta sa market. Ngayon, science na eh. So, ang ginawa natin sa Prime Feathers Corporation, hindi lang basta bumili ng bakal, pinag-aaralan talaga. So, sa experience mo, sa pagbili ng mga bakal ng Prime Feathers, sir, pwede mo bang ma-share? Maganda ang mga bakal ng Prime. Talaga namang inaayos nila, pinapaganda nila. Talaga yung quality ng mga bakal, talaga namang high quality talaga. Mga kasabong, narito na ang Prime Feathers Corporation, ating bagong katuwang pagdating sa mga kagamitan ng ating mga manok panabong hanggang sa paglaban. Prime Feathers Corporation, we offer products and services for your game fowl needs. Like backyard incubator, Tari blade, metals and pre-cut metals, gaffling accessories, Tari cases, laser cutting and engraving, wing bands, leg band, at marami pang dekalidad na game foul accessories. Kilala mo na ang Prime. Tapos ito yung pinasok ngayon na technology ng Prime Feathers Corporation sa cutting. Kasi dati ang ginagamit natin, water jet. Ngayon, fiber laser na with compressed air. Ginawa ng Prime Feathers Corporation para yung kinakat na metal, hindi mabago yung composition o hindi lumutong. Share mo yung experience mo about dito sa compressed air ng Prime Feathers Corporation. Dati, medyo para siyang malutong, ganun. Medyo na titiris ng konti. Pero itong bago nilang pamamaraan, talaga namang gumanda talaga. Talaga namang wala nang nasisira. Kumbaga, ang kanilang technology, pinaunlad na nila. Sir Joey, ano yung mga bakal ng Prime Feathers Corporation, yung nagamit mo na, at anong mga feedback ng mga buyers mo? Ayun, ang nakuha kong mga bakal yung mga Daido, dalawa yun eh, Daido Gold, Daido Black, tsaka yung Tungsten Cobalt Prime. Talaga namang maganda ang mga feedback sa akin ng mga customer. Sapagkat lagi daw silang nag-champion, tapos hindi nasisira ang talim, matalas pa rin siya. Kaya talagang maganda talaga. Okay, Sir Joey. Ano yung masasabi mo sa kumpanya ng Prime Feathers Corporation? Ayun. Ang nga ka lang masasabi, maganda ang
mga ginagawa ng Prime para sa mga tare or para sa mga blade, kumbaga lahat ng mga pagpapaganda sa mga bakal nila, lalo nilang pinaulad. Pabor naman to sa lahat ng mga manonare, sa lahat ng mga maker. Sir Joey, no, napakaganda ng yung na-experience mo sa mga bakal ng Prime Feathers Corporation. Kagaya lagi ng sinasabi sa amin ni Boss MB dati na nung tinayo niya ang Prime Feathers Corporation, ito ay para maghatid ng magandang bakal, makatulong sa industriya natin ito. Sir Joey, imbitahan mo sila na tangkilikin ang mga produkto ng Prime Feathers Corporation kasi ikaw na-experience mo na talagang maganda yung bakal ng Prime Feathers Corporation. Mga kaibigan, mga kasabong, at lahat po ng mga kilala ko, kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na sa Prime Feather na kayo, magtiwala. Sapagkat talaga namang matibay, quality, original, the best talaga ang Prime Feather. Ayan po mga ka-Prime, mga idol, mga kasabong, Sir Joey, maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa iyong shop. Muli, ako po si Michael Cervantes de Peralta. At Joey Tarimaker. Para sa Prime Feathers Corporation, the burning passion for innovation.